Hindi pa ako lasing. Makaka-uwi pa ako ng bahay. Ilan? Kata! Ba't ka umiiyak? Sino umaway sa'yo? Ay, ba't na wala yun? Baka na sa kayong multo. Eh, lasing na nga yata talaga ako. Jogging na to. Ha? Ako, bakit? Ayaw mo nun para sumexit tayong lahat. Excuse me. Ha? Hindi ko na kailangan mag-jogging. Dahil una ko na. Ha? Sexy na ako. Ha? Kita-kita mo ba yan? At saka isa pa. Ha? Maganda ako. Maganda ang future ko. Dali nga. Anong sexy yung pinagsasabi mo? Ang sexy, ganyan, no? Ha? Yan. Yung... Ay! Ano ba? Ewan ko sa'yo, anong sexy pinagsasabi mo. Uy, tumigil nga kayo dyan. Ano ba? Nakaka 1 mile pa lang tayo and we still have another mile to go. Come on. Meron pa. Ano ba naman? Awa na kayo sa akin. Please. Ewan ko sa'yo. Taga. May breakdown ako dito. Hello? Katokleng, napatawag ka? Ha? Sige, pupunta kami. Ma'am? May pinatay daw na lalaki doon sa may tulay, sa may bayan ng barkada ni Katokling. Thank you, Katokling. You're my savior. Tara, we better go. Come on, let's go. Silvestre Mariano po ang pangalan niya. 36 na taong gulang. Galing po siya sa amin kagabi. Kasi po merong konting kasiyahan dahil birthday po nung aming kumpare. Eh, pauwi na daw siya nung molong siya dito sa tulay. Eh, pa talaga yung kombinasyon ng kasing ng tulay. Teka ho, yung kaibigan niyo ho ba? Tinulak o tumalon? Hindi naman kaya, sir. Babae ang dahilan. Abay, masaya nga ho sa kagabi nung umuwi. Binibiro pa nga namin siya, baka mambabae pa siya. Sabi ko na nga ba eh. See? Ha? Kita niyo na nga? Babae nga. Babae ang dahilan. Tama ako. Hoy, Boji, tumigil ka nga dyan. Hindi mo pa nga alam yung buong kwento. May nakaway ba siya kagabi na maaaring gumawa na to sa kanya? Wala po. Wala. Pero, meron kayo kailangan malaman. Ay, ako nga kayo pinapunta dito eh. Karasti, mas mabuti pa ikaw na magsabi. Ano ba yun? Kasi po, may nagpapakita sa tulay na ito. Eh, tuwing sasapit po ang gabi, wala na pong dumadaan dito. Kasi po, may... nagpapakitang bata. Iyon po, karamihan na didisgrasya, namamatay. Eh naman ho pala eh, bakit naman po dito pa dumaan yung kaibigan ninyo? Eh kasi po, dayo po siya sa kabilang bayan.
Eh, binilin nga po namin sa kanya na huwag mo sa dada sa tulay na to. Di ko nakinig. Di siya nakinig. Base sa kinabagsakan ng biktima, malamang dito sa banda nahulog. Sir, hindi naman kaya tinulak na siya ng babae. Pwede ba, Boji? Huwag mo na nga pilitin yung theory mo. Oo nga. At saka, Boji, hindi ka ba nakikinig? Di ba nga, may nagmumulto daw dito sa tulay na to. Okay. Fine. Multo na kumulto. Mumu na kumumu. Pero sir, tingnan nyo. Ang taas ng sikat ng araw. Maliwanag ang kapaligiran. Hmm. Eh, kumumu yun, hindi mo papakita yung ngayon. Kaya, let's go na, no? Katokleng, tara na! Nahasan! Ang ano? Oh, anak mo ito. Cutie, ano nakikita mo? May multo nga dito sa tulay. Bata siya. Batang babae. Batang babae? Nagpakita siya sa biktima. Hanggang sa... sa nahulog siya sa tulay. Batang babae baka mo? Oo, Karesti. Wala mo ba kayong naaalala ng batang babae na namatay dun sa tulay? Maraming naaksidente sa tulay na yan. Pero wala akong alam na... isang batang babae na namatay? May hiwa ho siya sa ulo niya. Tsaka duguan ho siya, tsaka yung mukha niya may ugat-ugat. Malamang, pinupo siya ng matigas sa bagay kaya nagkaroon siya ng hiwa. Alam ko na. Yung babae ng biktima ang pumatay sa kanya. Yung pumupo sa ulo. Para naman, Boji, wala nga babae. Wala. Nagugulo mo na naman yung investigasyon niya. Pwede ba, Boji, mag-focus na nga lang tayo dun sa nagmumultong bata? Wala talaga akong natatandang isang batang babae na namatay sa tulay. Pero alam ko, lumalabas na multo dyan. Kaya nga, nadidisgrasya, na-aksidente. Pakiramdam nga ng mga taga rito eh. May sumpa ang tulay na yan. Han? Oo, naibigay ko na yung padala mo kay Charomeng. Eto, pabalik na ako ngayon sa Manila. I love you too, bye-bye. Kuro-kuro lang o kwento-kwento lang ang multong lumalabas sa tulay. Pero wala nakukumpirma kung merong talagang lumalabas. Kaya nilaglaon, ayun, marami na didisgrasya at namamatay. Kung marami na didisgrasya dyan sa tulay na yun, bakit pa kasi hindi pa yung pinapasara? Alam nyo, matagal nang may nagreklamo kay Mayor tungkol sa tulay na yan. Pero hindi niya pinakinggan. Kung ako naman si Mayor, talagang hindi niyo siya masisisi. Kasi nga, ang tulay na yan ay ang tanging lagusan papunta sa ibang bayan at sa Maynila. Kaya ako, pag nanalo ko bilang Mayor, magpapatayo ko ng isang tulay na walang mo. Hindi ka nga makatakbo sa daan eh. Ano? Tatakbo ka pa sa eleksyon. Ma'am naman, hindi mo naman kailangan gamitin yung papag mag-i-eleksyon eh. Makuha ka sa tingin ha. Sir, ano tinitingnan niyo?
tinitingnan ko yung lola na nandun eh. Nakakapagtaka lang kasi may hawak siyang manika. Sir, baka naman nagsisecond childhood. Aba, may pinagmanahan pala si Bods. Oh. Hoy, excuse me ha. Hindi ako, baby pa ako ha. Hindi ako nagsisecond childhood. Baby, paglaki mo, pato ka na. Yung bang matandang yan? Yan ay si Lola Carmela. Isa siyang pipi. Sabi ng mga taga rito, nasisiraan na raw yan ng bait. Mawalang galang lang ako, Kareste. Kasi labas yung kundami yung flowers eh. Ano ba talaga ang trabaho niyo? Turista ba kayo talaga o ano? Sa boyfriend ko yan. Te! Pinasara ni Chip tong tulay eh. Paano makakatulong sa investigasyon natin yun? Boji, alam mo, kung hindi man makatulong sa investigasyon yung pagpapasara nitong tulay na to, at least man lang mabawas-bawasan yung mga taong namamatay. Yeah, it's been 2 nights in a row na may namamatay dito sa tulay na to. Kailangan natin kumilos agad bago pa may mabiktima ulit yung multong bata na yan. Ano nang gagawin natin? Para namang wala nakakakilala sa batang yun dito. Paano natin malalaman yung dahilan ng pagmumulto niya? Ikaw ang psychic dito, kaya ikaw ang magsabi sa amin kung anong gagawin namin. Para meron ka na masilbi. Hello, psychic lang ako dito. Hindi ako medium, no? Hindi ko kaya makipag-communicate sa mga multo, no? Nararamdaman ko lang sila pag gusto nilang magparamdam sa akin. Tama na nga yan. Ay, nako. Ano, Samboy? Anong gagawin natin? Ma'am, dalawa lang naman yung involved sa kaso to eh. Yung batang multo, tsaka tuntulay. Kung di man muna natin makilala yung bata, dito muna tayo mag-imbestiga sa tulay. Sir, parang malabo naman yata yun. Di ba yung bata yung nagmumulto, hindi yung tulay? Paano gagawin natin doon? Hindi naman yung tulay. Pero, di ba, dito nagmumulto yung bata, dito sa tulay na to. Kaya itong tulay na to, ito yung sagot para makilala natin kung sino yung batang yun. Ang sabi dito, sa record namin, nagsimulang gawin yung Mandulo Bridge noong August 4, 1955 at natapos noong December 22, 1956. Sobra naman yun, sabi? Tagal, 10 taon? Ano ka ba, nung 50s, mabilis na yun. Oo nga, kasi noong time na yun, wala pang ganun ka-advanced sa machinery. Mano-mano lang dati. Mas mabilis na nga daw po yun eh. Maraming nagsasabi na hindi magtatagal ang tulay na yan. Pero hanggang ngayon buo at matibay pa rin. Pasensya na po kayo sa mga tanong namin ah. Pero may nalalaman ba kayo tukol doon sa batang multo na nagpapakita doon sa tulay? Ay nako, matagal na usap-usapan yan. Pero hanggang ngayon, wala naman? Wala ho ba kayong record nung batang namatay sa tulay? Wala eh. Baka naman nung meron kayong ano, mga record nung engineer na nagpagawa ng tulay. Engineer? Ah, meron! Si Engineer Ricardo Palisok? Pero matagal nang patay yun. Baka address mo ng pamilya niya, baka meron po. Wala eh. Pero alam ko, taga dun yun sa bayan na tinutuloyan nyo ngayon. Kung gusto nyo, magtanong-tanong kayo kung saan yung bahay ng mga Palisok. Sige, maraming salamat sa tulong nyo. Sige. Mauna na kami. Tara guys.
Thank you. Thank you. Tara. Pasensya na kayo, pero hindi ko na naabutan si Lolo Ricardo. Yung anak na lang niyang naabutan ko, ayan, si Lola Carmela. Huwag ka lang ba? Baka naman pwede namin makausap si Lola Carmela. Naku, eh hindi nagsasalita si Lola eh. Hmm? Ha? Hindi nagsasalita? Pipe? Ay, parang gano'n na nga. Ang sabi nila, nung bata siya, eh, nagsasalita siya. Tapos, isang araw na lang, eh, tumigil na lang siya sa pagsasalita. Walang nakakaalam kung bakit. Simula nun, hindi na siya nagsalita ulit. Baka nga siguro may nangyaring traumatic experience dati si Lola, kaya hindi na siya nagsasalita. Teka nga, matanong ko lang, eh bakit ba napaka-interesado niyo kay Lolo Ricardo? Nag-iimbestiga kasi kami dun sa mga nangyayaring aksidente sa Maytulay dito sa bayan ninyo. Ang sabi nila, meron daw nagmumultong bata. Eh, baka lang may alam kayo kasi lolo niyo yung gumawa ng tulay. Eh, gaya nga ng sinabi ko, hindi ko na naabutan si Lolo Ricardo. Yan si Lola Carmela na lang. Ako kasi yung tagapag-alaga niya. Kasi yung ibang kamag-anak namin, hindi na siya maalagaan eh. Nawalang gala lang po. Kasi may nakita ko parang hawak ni Lolang Manika eh. Ano po ba yun? Exotic po ba yun? Ah, hindi. Alam mo, mahal na mahal niya yung manigang yan. Parang siguro, ano na rin niya yan? Security blanket. Kahit saan siya magpunta, eh hawak-hawak niya yan. Alas na lang siguro kami. Maraming salamat. Pwede bang makibakan? Sige. Salamat. Sir, di ba sabi ng polis, bawal daw, ano, sarado na itong tulay? Baka mamaya uhulihin lang tayo dito. Boji, baka naman nila tayo uhulihin. Eh kaya nga tayo nandito para tulungan sila sa investigasyon nila. Ay nako ma'am, kaya makinig dito kay Boji, alam nyo. Nagrarason na naman to kasi natatakot ka na naman. Si Lola Carmela kasi, siya may kasalanan nito eh. Eh kung makatingin sa atin, para tayong kakainin eh. Cutie, bakit? May naririnig akong tumatawa. Ano? Ano nakikita mo? Naramdaman ko. Nandito siya eh. Sir! Ano? Sandali. Ikaw naman, sandali. Masyado ka naman. Natatakot. Uwi na tayo maya-maya. Sir, nandun siya! Saan tayo? Sir! Saan ba? Cutie! Lola? Lola? Lola, ano po nangyayari sa inyo? Binabangungot na naman kayo, no? Hayaan nyo, tatabihan ko kayo sa pagtulog. Halika na.
Nawala siya eh. Ano ba nangyayari sa'yo, cutie? Ewan ko. Puro dugo! Saan? Wala naman eh! Puro dugo eh! Sigurado ba kayong manika ni Lola Carmela yung nakita nyo? Oo, kitang-kita ko na yung manikang yun ni Lola Carmela, pareho sila nung hawak ng batang multo. Eh baka naman nagkataon lang na magkamukha yung mga manika nila. Magkamukha man o hindi, ibig sabihin yan, may pinapahiwatig sa atin yung batang multo. Ano? Yun ang aalamin natin, ma'am. Sir, paano naman kaya yun? Pilar, baka naman pwedeng mahiram yung manika ni Lola. Eh wag nga ako ang tanungin ninyo. Eh kay Lola Carmela nga yan eh. Lola, ako po si Samboy. Pwede po kayang mahiram yung manika ninyo? Lola, baka naman po pwedeng mahiram yan, oh. Pilar, salamat ah. Babalik na lang namin yung manika mamaya. Ito nga pala oh. Nakuha ko sa ilalim ng una ni Lola. Mom. Siya. Ha? Siya yung batang multo. Ha? Sino dyan? Yung may hawak na manika. Sino naman yung isang bata? Ma'am, baka naman BFF niya. Best friends forever. Eh si Lola Carmela yan eh. Kung ganun, tama nga na may kinalaman si Lola Carmela doon sa multong bata. Naku, Pilar, baka may iba pang litratong tinatago si Lola Carmela. Eh, hindi ko sigurado eh. Pero meron siyang baol kung saan nakalagay yung mga lumang gamit niya. Alam niyo, ma'am, mabuti pa. Kayo na lang muna mag-imbestiga sa iba pang gamit ni Lola Carmela. Kami na lang ni Bojo pupunta doon sa tulay. Oh, sige. Sandaling ko na to. Ingat kayo, ah. Tara. Sir. Huh? I don't like. Dito na lang ako. Ano ba naman yan? Nagduwag ka na naman eh. Samahan mo na ako.
Eh, sir, eh. Ikaw pala yung matapang eh. Baka pwede ikaw na lang. At saka kailangan may magbantay ng sasakyan. Ano ka ba? Bahala ka. Sige. Kaya mo yan. Ay, nako. Ako sa'yo. Batang multo, magpakita ka sa akin. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo. Ito, oh. Dala ko nga yung manika ng kaibigan mo, eh. Litrato ni Lola Carmela nung bata pa siya. Si Lola Carmela nga, kasama pa rin niya yung batang multo. Sino to? Sino tong lalaking katabi ni Lola Carmela? Iyan si Lolo Ricardo, ang tatay ni Lola Carmela. Yung engineer na gumawa ng tulay? Oo, siya nga. Layla, laro tayo. Oh, may sakit siya. Ano, Kitty? Si Engineer Balasok. May kinalaman siya sa nangyari kay Layla. Layla? Sino si Layla? Siya yung batang nagmumulto sa tulay. Kato, Kaling. May nakuha kami impormasyon na makakatulong dyan sa investigasyon. Nandito lang kami sa bahay nila, Pilar. Tagal ni Sir Sambon. Wala pa akong tubig. Ang tubig eh. Oo na ako. Amos na ba? Sino yan? Hoy! Batang multo, ha? Huwag kang ganyan, ha? Wala akong kasalanan sa'yo. Sir Samboy, nabasin na naman. Ah!
Bata, magpakita ka sa akin. Daladala ko yung manika ng kaibigan mo. Kanina, basang-basa ako ng dugo. Ah! Pati itong manika eh. Teka, nasan yung multo? Ha? Ah? Ah. Naman? Wala hindi naman eh. Hindi kanina, sir. Pero kanina talaga, daming dugo nito eh. Uy. Ito yun eh. Ha? Ito yun eh. Uy, ba't mo hinagis? Ha? Sir, balas yung manika na yan. Ha? Isipin mo ha, nung unang punta natin dito, ha? Security lang naman yung pinagpapakitaan ha. Pero ngayon, nagpaparamdam na siya sa ating dalawa. Kasi sa manikang yan. Kasi talaga may dugo. Puro dugo ito eh. Alam pala yung gusto niya yun, no? Bakit kaya? Good evening! Ako po! Hi! Hi! Pilar, si Katok lang yung kasama namin. Magandang gabi. Magandang gabi din. Oh! Nabalita, si Samboy, si Boji. Saan? Nag-imbestiga sila dun sa may tulay. Katokling, yung si engineer yung nagpagawa ng tulay, mukhang may kinalaman siya dun sa batang nagmumulto. Pinatay siya ni engineer? Maaari, pero hindi pa namin nakukonfirm. Tapos, si Lola Carmela naman, siya yung anak ni engineer. Best friend niya yung batang nagmumulto. Oh? Excuse me. Si Lola Carmela, nandiyan ba? Ah, oo, nandiyan siya. Ay, natutulog diba, lang. Pwede mo makausap? Oo, sige, tatawagin ko. Sandali lang, ha? Lola? 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 Si Lola Carmela nawawala! Lola Carmela nawawala! Ano? Oh! Sino mama Andre, oh? Nagawa na dito. Oo nga, eh. Teka. Sige po, ma'am. Babalitaan na lang po. Sige, salamat po. Ma'am! Andrea! Samboy. Sino yung hinahanap nyo? Nawawala si Lola Carmela. Akala ko ba nanghihina na yun? Iyon na nga pinagtataka ko eh. Naku! Sinabi ko na nga ba lakwatsera si Lola Carmela eh. Alam ko na. Ano? Yung manika. Yun yung hinahanap niya, yung manika. Saan ba yung manika? Kinuha na nung batang multo eh, kasi nagpakita sa amin sa may tulay. Tapos yun, kinuha niya yung manika. Tara, balikan natin. Bibi. Manika ni Layla. Bakit niyo kinuha ang manika ni Layla? Ang manika ni Layla. Carmela! Carmela!
engineer si Laila sa construction site. Sinabi niyang gusto makipaglaro ni Carmela sa kanya, pero iba pala ang balak niya at nakasama niyang construction worker. Pinatay nila si Laila. Pinahid nila yung dugo nito sa tulay, sa poste, sa sahig, sa lahat ng bahagi ng tulay. Ang hindi nila alam, nandun si Carmela. Nasaksihan niyang lahat. Pala kahit mabilisan ang paggawa nitong tuloy na to. Pati iba isa. Dahil isinakripisyo nila ang buhay ni Laila para sa tuloy na to. Kaya pala nagkaganon si Lola. Dahil nakita niya mismo ang ginawang pagpatay ng tatay niya sa best friend niya. Sabi ng iba, ang swerte daw pwedeng mabilis sa kiyapo. Ang sabi naman ng tatay ko, ang mga naniniwala daw dun, uto-uto. Walang masama kung maniniwala tayo sa mga pamahiin. Basta ba hindi tayo nakakasama sa sarili o sa kapwa natin. Kung susunod tayo sa mga pamahiin, pero kung ang kapalit naman ay buhay ng isang tao, para na rin nating ibinenta ang kaluluwa natin sa demonyo. Hindi si Samboy ang inyong midnight DJ hanggang sa susunod nating katatakutan. Sa dinami-dami ng mga gamit ko na pang-construction, wala bang nakaisip sa inyo na tanggalin yung panakot uwak na yan dito? Tingnan nyo ah. Pitchfork. Tapos Dayami. Malakas talaga ako tungko na supernatural case to. Yung vision ko, nakita ko na sinaksak ng mga biktima ng pitchfork. We'll be right back.